sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Commission on Elections o COMELEC, kinundi na ang ilang election violence na naitala sa barangay at sangguniang kabataan elections kahapon. Hataw Balita! Philippine National Police nakapagtala ng ilang insidente ng karahasan sa BSKE. Hataw Balita! 17 vote buying incidents na itala ng PNP sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Hataw Balita! Department of the Interior and Local Government o DILG ipiniliwanag ang karapatan ng mga persons deprived of liberty na tumakbo sa mga posisyon sa BSKE. Hataw Balita! Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang halaga ng BSKE sa midterm at national elections. Hataw Balita! At dagdag bawa sa oil products ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Hataw Balita! Una sa ating mga humahataw na balita. Nananawagan ang Commission on Elections sa Kongreso na makapagpasa ng batas patungkol sa early voting kung saan mas maaga ng isang linggo ang gagawing pagsasagawa ng eleksyon lalo na sa mga nasa vulnerable sector. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita! Naisolusyonan ng Commission on Elections sa COMELEC ang ilang problema kung saan naiipit sa dagsa ng mga botante ang mga nasa vulnerable sector gaya ng senior citizen, persons with disability at mga buntis. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, isa sa nakikita nilang solusyon dito ay ang early voting para sa mga ito kung kaya't ipinananawagan niya sa Kongreso na makapagpasa ng batas patungkol dito. Pagkasabay po ang senior citizens at saka mga PWDs sa botohan, kawa-awa po ang kanilang kalagayan kasi po siyempre napakalimitado ng kanilang pagkilos samantalang yung wala naman pong problema, maayos ang pagkilos po nila at kaya nila yung init ng araw samantalang yung mga vulnerable sectors natin hindi po. Ayon pa kay Chairman Garcia, nasa pamamagitan ng ipapanukalang batas ay magiging mas maaga ng isang linggo ang pagboto ng mga ito. Kaya po ako, humihingi na rin po ako ng tulong sa ating Kongreso. Sana po, yung mga ganitong klaseng karanasan, maging basihan po natin ito ng paggagawa ng magandang batas. Sana po, mag-early voting law na tayo para sa kanila. Ibig sabihin, hindi lang po early voting hours. Sana po, isang linggo bago mag-eleksyon, pabutuhin na po natin sila. Bukod sa vulnerable sector, kasabay na rin anya na magkakaroon ng pagkakataon na makaboto na maaga ang mga uniform personnel, mga guro at media personnel. Sa isinagawa namang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE kahapon October 30, tanging sa Muntinlupa City at Naga City lang nakapagsagawa ng dry run ng early voting hours para sa mga matatanda, persons with disabilities o PWD at mga buntis. Sakali namang hindi pa aprubahan ng early voting law ay magkakaroon na ng early voting hours sa buong bansa na magsisimula ng alas 5 ng umaga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita! Pagsasagawa ng pilot testing ng early voting sa lungsod ng Naga sa Camarines Sur, naging maayos. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita! Naging matagumpay ang pagsasagawa ng pilot testing ng early voting sa siyudad ng Naga sa Camarines Sur kahapon October 30. Ayon sa mga nangunang electoral board sa mga voting centers sa naturang lungsod, bagamat nagkaroon ng kaunting aberya sa paghahanap ng mga voting precinct ang mga bobotong senior citizen, person with disabilities o PWD at heavily pregnant women, naging maayos sa kabuuan ang isinagawang pagboto ng mga naturang sektor. So parang bako man nagayong problema pero ang nahihiling ko itong mga butante na day aram ninda, ang presinto ninda. Kaya nga nipigag-guide mi sindang unyan nigdi na kung day ninda dara itong slip ninda kung sa'yin sindang presinto, pigag-guide mi sindang. Ang mag-inang konstante halos hindi na nakatulog sa sobrang pananabik nila na makaboto. Ayon sa kanila, malaking tulong at malaking aluan sa gaya nilang matatanda ang naturang hakbang ng Commission on Elections o COMELEC. Tabo ang mga gurang, taday na kami awitin, init.
Ma-flex ko. Bakuman muscle ko. Araw kayo, mahanap kami ni Mama. Hindi naka-relax na kami ni Mama. Ikinatuwa naman ni Ginoong Rico na isang person with disability o PWD ang nasabing serbisyo na ginawa ng COMELEC. Hiling niya na sana'y maulit pa ito sa susunod na eleksyon. Maraming salamat po sa COMELEC dahil ganyan ang ginawa nila. Na hindi na kami nahirapan mag-boto. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Naga, aabot sa mahigit 22,000 senior citizen at mahigit 7,000 PWD ang posibleng makinabang kung sakaling ipatutupad na tuwing eleksyon ng early voting. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, Humahataw! Hataw Balita! Maaaring kinundina ng Commission on Elections o COMELEC ang mga insidente ng karahasan sa isinigawang barangay at sanggunian kabataan elections kahapon. Naitala ng mga otoridad ang ilang insidente ng election violence, kabilang na ang pagsira sa mga official manual ballot sa isang clustered precinct sa Puerto Princesa City sa Palawan at isang insidente ng pamamaril sa Dato Odin Sinsuat na nauwi sa pagkamatay ng dalawang individual. Ngunit iginit ni BSKE Commissioner in Charge Ray Bulay na hindi dapat matakpan ng mga insidenteng ito ang katotohanang nagampanan ng mga Pilipinong botante ang kanilang karapatan sa pagboto. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Commissioner in Charge for BSKE Ray Bulay. We abhor it and we condemn it. But those iwahiwalay na incident is not enough to stop holding the election, and that is the requirement of the law. Samantala, para kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi dapat magdulot ng malabis na takot at pangamba ang mga insidenteng ito sa pangkalahatang tagumpay ng halalan. Mahalaga rin anyang tandaan na ang mga naapektuhan ay isa lamang maliit na bahagi ng higit sa 61 milyong botante sa buong bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Generally peaceful po ang ating eleksyon sa buong bansa. Bagamat mayroong mga iilan na mga insidente ng karahasan na nangyari lalong-lalo na sa Bangsamoro, sinigurado muna na maging maayos, hindi nagkakagulo sa ilang area doon, kaya hindi kagad diniliber yung mga eleksyon para parapernalia, kaya medyo na late yun. Hataw Balita! Magandang naging assessment ng Philippine National Police sa katatapos lang na barangay at sanggunian kabataan elections kahapon, October 30. Ito'y kahit may mga ilang insidente ng karahasan na naganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kasama rito ang pagkakasunog ng 4 na paaralan sa BARM, Region 10 at Region 5 bago ang araw ng halalan. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., hindi kaugnay ng eleksyon ang naturang insidente. Samantala, binigyang diin naman ni General Acorda ang pagtugis ng pulisya sa mga suspect sa insidente ng pamamaril sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, kung saan naitalang 2 ang patay at 4 ang sugatan. Sa kabila nito, itinuturing pa rin ang pulisya na payapa ang pagdaraos ng barangay at sanggunian kabataan election sa bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. The other one incident, it appears that parang may mga nag-release and maraming nakasaksak na charger. So it's somewhat not related to this election, sir. Kasi hindi rin ginagamit na voting center. They have persons of interest and hinahat pursuit operation is ongoing. We don't want any escalation of these problems. Andyan ang ating kapulisan ready to respond and hinahat po na yung mga suspects. Hataw Balita! Inihayag ng Philippine National Police o PNP ang 17 insidente ng pagbili ng boto na kanilang naitala mula nang magsimulang barangay at sanggunian kabataan election o BSKE period o mula ika-28 ng Agosto hanggang isang araw bago ang halalan. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., nagsimula silang tumanggap ng mga ulat hinggil sa mga insidente ito ilang araw bago ang BSKE. Punso dito, kaagad umanong ipinadala ng pulisya ang mga impormasyon sa Commission on Elections o COMELEC para sa angkop na aksyon.
Batay sa datos ng pulisya, ang mga insidente ng boat buying na naitala sa iba't ibang rehiyon sa bansa ay kinabibilangan ng Region 1 na mayroong 3, Region 2 na mayroong 1, Region 3 na mayroong 1, Region 4A na mayroong 3, Region 6 na mayroong 2, Region 7 na mayroong 1, Region 9 na mayroong 2, Region 12 na mayroong 3, at NCRPO na nakapagtala ng 1. Bagamat hindi niya ibinunyag ang bilang ng mga naaresto sa mga insidenteng ito, tiniyak niyang masusi nilang binabantayan ang mga nabanggit na lugar. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. If ranges from meron na for filing, meron na under investigation, then ang talagang medyo mahirap na parte dyan, there are some who are witnesses or victims that are not willing to testify. Yun ang isang medyo open namin. Kumbaga, obstacles namin. Because for us to prove yung vote buying, we need someone to tell that they were given money in consideration for that vote. Hataw Balita. Ipinaliwanag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL ay may karapatan hindi lamang bumoto, kundi pati na rin ang tumakbo sa mga posisyon sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa isang press conference kahapon, October 30, inanunsyo ni DILG Secretary Benhur Abalos na may 8 PDL sa buong bansa ang kumandidato sa isinagawang BSKE. 2 sa kanila ang naglalaban para sa posisyon ng barangay chairman, habang ang 6 naman ay naghahangad ng mga pwesto bilang barangay councilors. Ipinunto ni Abalos na pinahihintulutan ng pamahalaan ang mga PDL na tumakbo anuman ang kalagayan ng kanilang mga kaso. Kayunpaman, binigyang diin niya na kung sila ay mapatunayang may sala, maaaring sila ay ma-disqualify mula sa pag-akyat sa kanilang mga pwesto matapos manalo. Pakinggan po natin ang pahayag ni DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. Yun ang proseso ng demokrasya, pero you still have to wait for the, kaya nga detainee, wala kang judgment. Kung yung judgment nito ay palalayain ka, kaikot ka na. Diba? Dismiss na yung kaso. Pero kung yung judgment nito is disqualification from office, tanggal ka. Hataw Balita. Kabilang sa mga bumoto kahapon para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac, Ilocos Norte. Binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng matagumpay na BSKE elections at sinabing hindi maaaring isang tabi na lamang ang importansya ng barangay elections. Tiniyak ng Pangulo na may epekto ang naturang eleksyon sa magaganap na midterm at national elections. Malaking bagay, anya ang suporta ng mga barangay official para sa mga kandidato na tatakbo sa mas mataas na posisyon. Ito umano ang dahilan kung bakit hindi maiiwasan na magkaroon ng tensyon o gulo sa BSKE. Iginit naman ni Pangulong Marcos na dapat manaig ang wastong pagboto sa mga karapat dapat na umupo sa pwesto. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The barangay elections today are going to have an effect on the results on the midterm elections and then subsequently in the national elections. I mean, the political dynamic is very simple. If, halimbawa, if you're running for mayor and the majority of the barangay officials are on your side, are helping you, ay talagang malaking bagay yun. It will make it much easier to be elected is at the local level. Ang mga barangay official, ang mga kaharap ninyo araw-araw, ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo. Hataw Balita.
Sa pagboto ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City kahapon, ipinanawagan ito ang halaga ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa bansa. Naniniwala ang Vice Presidente na sa pamamagitan ng pagboto ay may pakikita anya ang pagkakaisa ng bansa. Matapos makaboto, pansamantalang nag-ikot si VP Sara sa iba pang polling precincts para tignan ang sitwasyon ng halalan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Napakahalaga ng role ng ating mga barangay officials sa ating pamahalaan dahil sila yung tinatawag natin na frontliners. Nasa communities natin sila, nasa grassroots natin sila, and napakahalaga ng kanilang pagtatrabaho para yung serbisyo ng gobyerno, lahat ng trabaho ng gobyerno ay nagpe-penetrate doon sa ating barangays and communities. Kabilang sa tiniyak ni VP Sara ay ang kapakanan ng mga guro at non-teaching personnel ng DepEd na nagsisilbi sa halalan. Siniguro rin niya na matatanggap ng mga guro at non-teaching personnel ang kanilang honoraria bilang electoral board bago ang opisyal na pagsasaraan ng command center ng Commission on Elections para sa BSKE kagabi. Ang ginawa natin this year, pinakiusapan natin, for this election, pinakiusapan natin ang Commission on Elections kung pwede sabay na ang command center ng Department of Education and ng COMELEC kasama na yung PNP para mas mabilis ang coordination dahil nakalagay sila sa isang lugar. Nandoon ang mga personnel ng Department of Education para mag-monitor ng mga reports galing sa field operations natin with regard to problems encountered by our teachers who are serving in the barangay and SK elections. Hataw Balita. Inaasahang ilalabas na ngayong araw ang resulta ng botohan sa plebisito para sa pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte, Bulacan. Ilang botante naman sa lalawigan ang nakaranas ng pagkalito dahil kasabay nito ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Marami ang nalito ng mga Bulakenyo sa pagboto nila sa eleksyon kahapon, October 30. Ang karaniwang pagkakaalam kasi ng nakararami ay barangay at sangguniang kabataan lang ang kanilang iboboto sa Bulacan. Laking gulat nila na may pagbobotohan pala na plebisito sa San Jose del Monte para gawin itong highly urbanized city. Isa sa nalito ay ang 81 years old na si Lolo Buenaventura Bernardo ng Tungkung Bangga. Aminado siya na hindi nakarating sa kanyang HUC kaya hindi na lang niya nagawang sumang-ayon dito. Karapat na natin bumoto, di ba? Pero hindi ko alam, yung iba hindi ko alam. Basta sinulat ko lang. Okay na yan sa barangay, kaya hindi ko binoto yun. No, ang sagot ko. Hindi ko alam eh. Ayon naman sa magkapatid na Pamela at Kimberly Bugas, aminadong wala silang alam na tatlong balota ang kanilang iboboto sa eleksyon. Buti na lang at may nagpaliwanag sa kanila kahapon. Hindi masyado sa social media. Hindi po nila masyadong malalaman yung mga, natatlo pala yung botohan. Nakakalito po talaga actually. Hindi po katulad last year na wala naman po, isa lang yung iboboto. Nakaraan po, isang lang po yung balota na kailangan. Tapos nung nagkaroon po ng tatlong balota po, parang naguluhan po kung ano po magiging proseso. Kalito po. Pero napaliwanag naman po kaya hindi naman na po masyadong mahirap itindi. Sinabi naman ng Bulacan COMELEC na lahat ng paraan para maiparating ang HUC sa barangay at munisipalidad ay kanilang ginawa. Kaya lang, kulang din ang 10 araw na campaign period para magpaliwanag. Para naman makasama sa highly urbanized city ang syudad, kailangan itong dumaan sa hinihinging requirement ng gobyerno. Meron po yung requirement na sa annual income ng government, land area. Tapos pag yan po na-reach natin, na ano natin yung requirement na yun ng batas, ayan naman po ay mayroong isa-signed into proclamation. Samantala,
Ayon naman kay Bulacan Provincial Election Supervisor Mona Ann Aldana Campos, aabangan na lang ngayong maghapon ang magiging resulta sa plebisito. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi magiging bukod ang San Jose del Monte sa Bulacan sa oras na maging highly urbanized city na ito dahil sa kuparit ang lungsod ng lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Sa iba pang balita, dahil po sa inanunsyo na ng mga kumpanya ng langis ang posibleng ipatutupad na bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, October 31, magkakaroon po ng piso at 25 sentimos ng pagbaba ang presyo ng kada litro ng diesel. Mababawasan din ang presyo ng kerosene ng piso at 20 sentimos sa kada litro nito. Gayunpaman, magkakaroon naman ng pagtaas ng 45 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Paliwanag ng Department of Energy, pagtaas sa demand sa European countries ang nagdulot ng pagtaas sa presyo ng gasolina kahit nagkakaroon ng pagbaba sa presyo ng diesel at kerosene. Dagdag pa ng ahensya, hindi naman nakaapekto ang nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at Hamas sa presyo ng petrolyo dahil hindi pa ito lumalaganap sa Middle East. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau PAGASA. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral yung northeast monsoon o yung hanging amihan dito sa may bahagi ng northern at central Luzon. At dito naman sa may silangang bahagi ng southern Luzon, gayon din sa may Visayas, umiiral naman itong tinatawag natin na shear line o yung salubungan ng malamig na hangin na nagmumula sa hanging amihan at yung mainit naman na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Samantalang ito namang low pressure area na ating binabantayan ay huling namataan sa may layong 470 kilometers sa may silangan ng Viracatanduanes at nananatiling mababa yung chance nito na maging isang bagyo within the next 48 hours bagamat lalapit po ito sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, particular sa may Bicol region. Bagamat paglapit nito sa may Bicol region, mataas yung chance na mag-dissipate ito at sa mga susunod na mga araw, ang iiral na lamang ay itong tinatawag natin na shear line. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong maghapon sa Kalakang Luzon, asahan natin yung maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, gayon din sa may Isabela, dulot yan ng hanging amihan, at bagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan o pag-ambon sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, gayon din sa may Central Luzon. Samantalang sa buong maghapon, aasahan naman na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagpulog sa may bahagi ng Aurora, Quezon, Bicol Region at sa may Mimaropa, dulot yan ng trough ng low pressure area at ng shear line. At dito sa Metro Manila at sa may Calabarzon, aasahan naman bahagya maulap na hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagpulog. Dulot naman ngayon ng mga localized thunderstorms. Although sa buong maghapon, possible na maging madalas yung mga localized thunderstorms dahil sa lapit ng axis ng shear line. At sa ngayon, wala tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa. Malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa lahat ng baybayin ng Luzon dahil maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas na alon, dulot yan ng hanging amihan. Yung mga uwi po ng mga probinsya, lalong-lalo na yung mga sasakay sa maliliit na mga bangka, iba yung pag-iingat po sa kanilang pagpalaot. At ang ating sunrise ay 5:51 AM at lulubog naman ang araw ng 5:28 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Patrick Del Mundo, weather specialist ng PAGASA. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Samantala, naiproklama na kagabi ang mga nanalong kandidato na manunungkulan sa barangay at sangguniang kabataan sa dalawang barangay sa Dasmariñas City, Cavite, kung saan nakapagsagawa ng kauna-unahang automated barangay at sangguniang kabataan elections. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita!
Mag alas 9 kagabi, October 30, nang naiproklama na ang mga nanalong barangay at sangguniang kabataan official sa dalawang barangay sa Dasmariñas City. Ito ang barangay Zone 2 at barangay Paliparan 3 sa Dasmariñas City kung saan nakapagsagawa ng pilot testing ng automated BSKE. I'm proud to say that out of the two pilot test areas here in the Philippines, Cavite po yung unang nakapag-proclaim both in the Barangay Zone 2 and Paliparan 3. Ayon sa Provincial Election Supervisor, sa kabuuan ng automated election, mababa sa 10 ang nagkaproblemang vote counting machine o BCM. Bagay naman na inasahan na ng Commission on Election sa COMELEC. Hindi naman nasira pero nag-jump. Yan po ay sakit na ng vote counting machine simula pa noong 2022 elections. Yan po talaga mag-jump dahil sa nagiinit. Kailangan ng electric fan, kailangan ng paypayan. Dahil nga po lumang-luma na yung mga makinang yan. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasosolusyon na naman ng mga guro ang mga ganitong problema ng BCM. Expected po natin yan. In fact po, noong isang araw na magkaroon tayo ng final testing and sealing, nagkaroon na rin po ng ganyang diferensya yung mga makina. Alam na po ng mga teachers ang gagawin, sanay na po sila. Ang ginagawa po nila, tinataas nila yung mga makina, nilalagyan sa ilalim ng kahit anong karton o kahit na anong pang-taas lang, at pagkatapos dire-diretso na rin mahuhulog yung mga balota. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, Nova Hataw. Hataw Balita. Naiproklama na ng Commission on Election sa mga kandidatong nanalo sa halalan sa pilot mall voting sa Legazpi City, Albay. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Bandang alas 11:30 kagabi ay formal nang iprenoklama ng Commission on Elections o COMELEC ang mga nanalong kandidato sa BSKE 2023 Pilot Mall Voting sa SM City, Legazpi. Wala namang nakikitang irregularidad ang COMELEC Legazpi City sa isinagawang butuhan. So far, simula po kaninang nag-start ng 7 a.m. up to now po, wala naman po kaming nakikitang problema and wala po kaming na-encounter na problema. Very systematic and talagang yung pasunod-sunod po ng hakbang sa pagboto ang nangyayari po dito. Nagustuhan din ng ating mga kababayan, lalo na ng mga persons with disability o PWD, senior citizens at may mga dalang bata ang naging sistema sa mall voting. Gaya na lamang ni Nanay Jeneline, nadala ang kanyang anak sa pagboto dahil walang mapag-iiwanan. Pero sinabing naging mabilis lamang at maalwan ang kanyang naging pagboto. And okay naman po siya, mas maganda dito kaysa doon sa school, mainit at saka mapigla dito, hindi naman okay naman siya. Mas madali kaysa sa dati. Pati ang mga senior citizens na mga botante ay naging maayos ang ginawang pagboto. Dahil may mga nag-aasiste, may mga nakahandang wheelchair, pinapagamit ang elevator ng nasabing mall at hindi siksikan sa pila. Isa na rito ang magnanay na senior citizen na si Nanay Rosario, 64 years old, at Nanay Loretta na 92 years old na. Ay okay, much better po dito, mas madali. Mas madali ang process kasi maraming nag-aassist ngayon. May mga naka-standby din na medical personnel ang Department of Health at ang pamunuan mall para sa kalusugan ng mga botante. Nagpahayag din ng suporta ang pamunuan ng mall para sa ganitong aktibidad. Opo. Sir, katulad ng lagi nating sinasabi, bukas po ang pinto ng SM City Legazpi. We are also looking forward na sa mga susunod po na elections ay dito pa din. We are so glad receiving positive feedback from our voters and also from COMELEC. So, samantala, umabot sa 84% ang kabuuang bilang ng nakaboto sa SM Legazpi na nangangahulugan ng mataas na turnout ng mga botante sa isinagawang mall voting. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Tiniyak ng mga otoridad ang kayusan at kapayapaan ng barangay at sangguniang kabataan election sa mga lungsod ng Lipa at Batangas. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita!
Naging maayos at mapayapa ang botohan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kahapon sa Batangas City. Sa pagboto ng mga Batanggenyo, ipinatutupad ng Commission on Elections o COMELEC ang manual voting, kung 10 ang pinakamaraming bilang ng taong ang maaaring bumoto sa loob ng presinto. Bawal naman gumamit ng cellphone ang bawat botante habang bumoboto. Naglagay naman ng Police Desk ang Batangas City Station upang siyang aaksyon kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa lugar. Samantala, dumagsa naman ang mga botante sa Santa Rita Elementary School upang bumoto. Ito ang isa sa mga barangay sa lungsod na may pinakamaraming botante na aabot na nasa 10,778. Kaya naman tinutukan ng mga tauhan ng pulisya ang sitwasyon doon upang maiayos ang pila ng mga botante para mapanatili ang kaayusan ng halalan. Naglagay naman ang City COMELEC ng Voters Assistance Desk upang mapadali na makita ang kanilang presinto at mapabilis ang kanilang pagboto. Dinagsa naman ng mga Lipeño ang Inisluban Marawi Elementary School upang maagang makaboto. Isa rin ito sa lugar na may pinakamaraming botante sa Lipa City, Batangas. Naglagay din ang Voters Assistance Desk upang mapabilis na makita ang kanilang pangalan at makapunta agad sa kanilang presinto upang makaboto. Naglagay din ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa lugar upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at makapagbigay ng serbisyo kung sakaling may emergency. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita! Hinimok ni Commission on Elections o COMELEC Regional Director ang mga botante na iulat sa nakatalagang ahensyang anumang vote buying na nasaksihan kaysa i-post ito sa social media. Samantala, scope ng mall voting na ispalawigin sa 2025. Si Edmond Hisola, humahataw. Hataw Balita! Hinihikayat ng Commission on Elections sa Central Visayas o COMELEC 7 na ang mga netizens ay pormal na magsampa ng reklamo sa halip na i-post sa social media ang kanilang video evidence ng vote buying. Sinabi ni Attorney Leonel Marco Castellano, COMELEC 7 Regional Director, sa isang media briefing nitong Lunes, October 30, sa update ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE, na nakatanggap sila ng mga ulat ng mga insidente ng vote buying sa Cebu at Bohol. Mauna yung nakalindot darong mga panahon na no? Because hindi mo na videos, pupuli ang nagpukaan ng file ng kaso. Kaya para makakalimitang makabalik doon sa kaso na kung kinsa itong gagawa, mo file or mag-issue ng affidavit. Sa parehong press briefing, sinabi ni PNP Central Visayas Regional Office Spokesperson Police Lieutenant General Gerard H. Pilare na nakatanggap sila ng 9 na insidente ng vote buying at nakikipag-ugnayan na sila sa mga election supervisor sa pagsasampa ng kaso laban sa mga lalabag. Gayunpaman, wala pang formal na reklamo ang naihain. Naging maayos ang butuhan sa mall. Samantala, binanggit ng election official sa rehiyon ang mga may-ari ng mall sa pagpapahiram ng mga space para sa unang mall voting sa lalawigan ng Cebu. Sinabi ni Castellano na ang mga mall voting para sa BSKE ay ginanap sa Robinson Galleria sa Cebu at SM Consolacion sa Hilagang Bayan ng Consolacion. Pagamat may maliliit na sagabal, kabilang ang mga reklamo tungkol sa mga nawawalang pangalan at presinto, sa pangkalahatan anya ay naging mapayapa at maayos ang butuhan sa mall. Dagdag nito na ang tagumpay sa pagdaraos ng mall voting sa Cebu ay iuulat sa COMELEC and Bank at magsisilbing batayan para sa rekomendasyon sa pagdaraos ng mga susunod na political exercise sa mga malls. Yung plano niya sa Chairman that we could impose this on
Ang butuhan sa mga mall ay opisyal na nagbukas ng alas 7 ng umaga sa tabi ng lahat ng 116 na munisipalidad at 16 na lungsod na sumasaklaw sa 3,003 barangay sa Central Visayas. May report naman na umabot sa PRO 7 na nagkaroon ng harassment sa isa sa barangay sa Dumanhog nitong Lunes. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu, Edmond Dissola, Humahataw! Hataw Balita! Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga suporter ng isang tumatakbong kapitan at ng mga otoridad sa Aroroy Masbate matapos na tangkain ng mga ito na pumasok sa paaralan kung saan idinaraos ang canvassing ng boto. Si Jerry Galicia, Humahataw. Hataw Balita! Nagpumilit na pumasok ang mga suporter ng isang kandidato sa pagkakapitana matapos hindi payagan ng Commission on Elections o COMELEC na pumuesto ang mga ito sa loob ng Rufo Paez Senior Central School sa Barangay Puro Aroroy Masbate para masaksihan ang isasagong bilangan ng boto. Nagsigaw ang mga ito at kinalampag ang gate ng eskwelahan. Pinakiusapan muna ng mga tauhan ng COMELEC at pulisya ang mga ito bago itinaboy ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion palayo sa polling center. Pero bago pa man mag-umpisa ang bilangan, inabisuhan na ng COMELEC ang mga lehitimong poll watcher na tanging pagmamasid lamang ang dapat gawin at huwag maingay o panggagalingan ng gulo upang sila hindi palabasin. Nakabantay naman sa lugar ang dalawang team ng sundalo na 96 Infantry Battalion ng Philippine Army at ang Regional Mobile Force Battalion ng Police Regional Office 5. Tigwalong tauhan naman ang nasa loob mismo ng polling place sa pag-umpisa ng bilangan. Preparing for counting na. Isa dapat masecure unit natin. Kahit counting, hindi din tayo pwede mag-relax at magpabaya. Kaya nga, ang pinaiwan na lang po dito sa loob ng polling center is yung mga watchers. So, pag hindi watchers po, nasa labas na po sila. So, secured po natin yung vicinity. Kung mapapansin po natin, may mga post lot, may mga duty at sa gate na para wala nang makapanggulo. So, rest assured po, may mga watchers naman po, yung mga candidates. At makikita naman po natin na siguro, nakikita natin sa kanila na magiging maayos po. May nakahanda na rin generator at ilaw sa lugar kung sakaling mawawala ng supply na kuryente. Bukod naman ang team ng militar at pulis na nasa labas ng eskwelahan na patuloy na nakabantay sa Barangay Puro Aroroy. May miyembro rin ng K-9 unit at Explosive Ordnance Disposal o EOD team na sumuyod sa lugar bago mag-umpisa ang bilangan. Nasa labas din ang grupo ng Bureau of Fire Protection at Disaster Risk Reduction and Management Office. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, Humahataw! Hataw Balita! Ilang botante sa Northern Mindanao ang nagka-problema sa paghahanap ng kanilang pangalan sa talaan ng mga presinto. Gayunpaman, nanatiling maayos ang naging halalan sa rehiyon ayon sa mga otoridad. Si Weng Fernandez, Humahataw! Hataw Balita! Walang naitalang malalaking problema sa pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKA sa Northern Mindanao kahapon. Sa pag-iikot ng UNTV News team sa iba't ibang polling center sa Cagayan de Oro, karaniwan sa naging problema ng mga botante ay ang hindi agad makitang pangalan sa talaan ng mga presinto. Gayon din ang naranasan ng ilang mga botante sa may bulubunduking bahagi ng Upol, Misamis Oriental. Ayon sa Board of Election Inspector o BI Head na si Leslie Bowles, sa nasabing lugar ay naging matagumpay pa rin ang nasabing halalan kahit may naranasan ilang kalituhan sa parte ng mga bubuto. So overall, ma'am? Overall, so far, mamating sa 3 PM, natapos tayo ng maaga. Wala namang mga challenges encounter. So kung meron man kanina, siguro nalito lang yung iba sa kanilang numero. Samantala, ipinagpasalamat naman ng hepe ng Opol Police Station ang maayos na pagtatapos ng halalan sa kanilang lugar. Kahit na 5 barangay dito ang nasa orange category na matinding binantayan ng mga otoridad.
out of 14 barangays of Bukol, we have five color orange category na dineclare. Yun pong hinterland barangays namin na dati na rin po yung kinoconsider as a focus area namin every time may election. Itong barangay Kauyunan, Munda, ng Kaon, Tingalan at Bagukbok. So yan po ang dineclare ng committee natin. We do not deny the possible incidents that may come out during election. Pero so far po, based sa aming observation, ngayon, patapos na, na-close na yung ano namin. Despite po sa mga challenges, ay natapos naman po peacefully yung election, yung BSP 2023 dito sa Bukol. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula sa Cagayan de Oro City, Wing Fernandez, humahataw. Hataw Balita. Ito ang good news. Nakuha na ng mga guro ang kanilang honorario matapos magsilbi sa katatapos na barangay at sangguniang kabataan elections sa Balanga City, Bataan kahapon. Si Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Masaya ang mga gurong nagsilbi bilang mga Board of Election Inspectors, poll clerk at chairman sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections sa Balanga City, Bataan. Dahil pagkatapos ng proklamasyon sa kanilang mga hawak na presinto, ay agad na nagtungo ang mga ito sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC sa lungsod ng Balanga upang i-turn over ang mga documents at election paraphernalia na kanilang ginamit sa halalan. Dito rin nila nakuha ang kanilang kabayaran para sa paglilingkod sa araw ng halalan. Gaya na lamang ni Ginang Lenzy Monta na nagsilbi bilang chairman ng Board of Election Inspectors sa Tinejero Elementary School. Ako po ay chairman sa Tinejero po. No? So ito po, nakuha ko na po yung aking honorarium. No, po, kahit nakakapagod, so okay naman po. No? So, marami pong magagawa, mga katulong po. Ay agad-agad din namin ibinigay ang kabayaran ng kanilang respective honorarium bilang pagkilala sa kanila pong ayaw namin patagalin, bigyang pagpapahalaga sa kanilang naging paglilingkod po na napakalaki ang inambag nila para sa halalan ito. Sa kabuuan, naging maayos naman ang halalan sa buong siyudad ng Balanga, bagaman nagkaroon ng kaunting aberya sa ilang presinto dito na agad namang nasolusyonan ng COMELEC. As a whole, tahimik, payapa, siyempre katulad ng mga election, siyempre meron yung mga iba na medyo hindi nila na agad-agad natatanggap ang resulta. Pero sa kabuuan, nagiging maayos at naging payapa ang isinagawang halalan dito po sa lungsod ng Balanga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Balanga City, Bataan, Melanio Aquino, humahataw. Hataw Balita. Dumating na sa Sorsogon ang hiling na karagdagang mga barko na bibiyahe sa Batnog Port. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Matapos dumagsa sa Batnog Port sa Sorsogon ang mga pasaherong umuwi sa kani-kanilang mga probinsya nitong nakalipas na weekend dahil sa long holiday, dalawang barko ang dumating na sa naturang pantalan upang bumiyahe at mas mapabilis ang pagtawid ng mga pasahero kapag bumalik na ang mga ito galing sa pagbabakasyon. Layon din ito na mapabilis ang biyahe ng mga ro-ro vessel na tumatawid sa naturang pantalan at upang mabawasan ang mahabang pila ng mga truck sa naturang bayan. At nung nakaraan linggo ay shipping line na Santa Clara ay may dumating na isang barko. At kanina lang, kaninang alas 6 ng umaga, may dumating na bagong-bagong barko ni Santa Clara, yung LCT type, yung MV Renzo Louis, na kayang may kapasidad na magkarga ng halos 40 trucks. Mas pinabilis din nila ang biyahe ng mga barko papunta at pabalik sa naturang pantalan. Sinisigurado rin natin na yung maging efficient yung stay time at saka yung turnaround time nila. Meaning, dito sa Matlog hindi lalagpas ng 3 oras yung pag-i-stay nila. At doon naman sa Northern Samar, maximum na stay nila doon 2 oras. Ayon sa pamunuan ng Matnog Port, aabot sa mahigit 10,000 pasahero ang dumagsa sa naturang pantalan noong Linggo, October 29. Kahapon, bahagya ng kumaunti ang mga pasaherong dumating sa nasabing pantalan, subalit inaasahan na muling darami ito sa darating na weekend. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe,
humahataw. Hataw Balita. Ayan, at ang bilis ng ating oras. So, ibig po sa mga ngayon lang po tumutok, ha, meron pong bawa sa presyo ng diesel. Pero meron nga konting dagdag naman sa presyo ng gasolina. At congratulations po sa UNTV dahil po sa opening ng UNTV Cup Season 10 kahapon dyan sa Araneta Coliseum, kung saan merong mga naubusan na ng ticket dahil sa dami po ng nanood. At happy birthday po kay Kat Caroro at shoutout po kay Sis Carol Mariano at ganun din sa ating mga kapatid dyan sa Laguna North District. Sakop po niya yung San Pedro area, Binyan at Santa Rosa at sa kanilang pagkapanalo din sa SKAP kagabi yan sa Palit, Pampanga. At shoutout din po sa mga kapatid naman dyan sa South District ng Laguna, dyan sa San Pablo area naman. At ganoon din sa ating mga suki, si Emma Chikuhara, Elena Yang at ang aking kapatid na nanonood daw, si Sis Marilu Agwelo Ulubong. Ayan. At ang aking anak, gising na, si Elisea. At sa Facebook naman, si Garcia Eddie Suset Golingo at Pancho Tadeo. Ganun din sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo at sa Radyo La Verdad 1350. At sa darating po na November 6, ang opening po ng panibagong session ng Mass Indoctrination ng MCGI, alas 7 po yan ng gabi. Sana po ay makapanood po kayo dyan po sa aming official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit 103, talatang 8. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-31 o huling araw sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.